So, hindi ko alam kung bakit ganito kadami, hindi naman natatakot ang mga tao. Everybody, welcome back again to my channel. It's me, Frances. And today, gusto ko nga lang pong i-share sa inyo. This is the fourth day of GCQ. Simula po ng in-announce ni President Duterte na GCQ na ang Calabarzon and NCR. So, as you can see naman po sa video ko, traffic na rin po. And it's a Thursday. Ngayon lang rin ako lumabas, actually, guys. Kasi medyo, yun nga, natatakot pa rin naman talaga tayong lahat. I know na lumabas. But sobrang na-surprise ako or na-shock ako na sobrang dami ng tao. Like, dito sa SM, malapit na kasi kami yung bahay namin dito sa SM. Siguro mga ano lang, 500 meters away from SM. Nagulat ako, as in, full pack ang parking. At halos wala nga pong maparkan. I don't know kung inopen na nila yung parking sa likod ng SM City, San Pablo. So, hindi ko alam kung bakit ganito kadami. Hindi naman natatakot ang mga tao. Kasi ako talaga, for about 2 months, hindi ako lumalabas ng bahay. So, let's see. I-check natin yung loob ng SM kung ano-ano pa yung mga open na stalls or mga tindahan doon. Pumunta lang ako talaga dito to go to the grocery and bumili ng medicine. So, yun lang. So, I think mabilis lang ako. So, let me see kung ano na yung nasa loob, kung ano na ba. Kasi feeling ko, diba, pataas pa yung, ano, yung numbers ng mga affected or positive. So, dapat, I think, kahit GCQ, let's stay at home pa rin as much as possible. So, tara. As you can see kanina sa mga videos, half of the stores are operating already sa
SM City San Pablo, but until 5 PM lang sila. Well, pinapatupad pa rin naman nila talaga yung social distancing kasi may mga spot din talaga kung saan ka mag-aantay. Pero I suggest talaga guys, kung hindi mo na kailangan lumabas, huwag mo na kayong lumabas para hindi pa dumami yung cases ng COVID dito sa atin, especially sa Pilipinas. Ayun. So, thank you so much sa pagsama niyo sa akin. And I hope nag-enjoy kayo. Please don't forget to hit the like button and click that bell notification button. Bye!